Thank you po. Magandang hapon po mga kabukid. For today's video ay kukuha ko ng blessing na pamaskong bigas dito po sa Barangay Paso de Blas ng Valenzuela. Si Daddy B ang nakalista doon na dapat na mag-claim dahil wala siya at busy sa trabaho, ay ako na lang ang kumuha. Ito yung kanilang stab na pinamagatang tuloy-tuloy ang masaganang Pasko sa Barangay Paso de Blas. Kaya tara na po mga kabukid, samahan niyo po ako sa lugar na kukunin ko yung pamaskong handog nila. Talagang dito sa Paso de Blas ay ramdam na din ang Kapaskuhan. Nakalabas na ako ng boarding house at sakay-sakay na ako ng tricycle papunta sa labasan. Pagkababa ko ng tricycle ay naglakad na lang ako papunta dito sa 3S ng Paso de Blas. Buti na lang maaga ako pumunta, san tambak pala ang tao dito na nakapila. Mabilis ang kanilang distribution, basta dala-dala lang ang valid ID, 5 kilos na jasmine rice ang binigay nila kada pamilya. Thank you po. Maraming salamat po sa pamunuan ng Barangay Paso de Blas. Nakalibre na kami sa bigas. At ito ay masarap-sarap. 7 araw din namin itong konsumong 3. At samahan niyo pa po ako mga kabukid na bumili ng lulutuing ulam ni Daddy B. Para po sa aming hapunan, nakauwi na kasi siya galing sa Palawan. Para po mamili ng kanyang mga habilin na bibilihin ko. Diretso mamili na sana ako kanina para one way lang at hindi na pabalik. Balik-balik. Kaso nga lang, ang bigat nung bigas na 5 kilo, kaya inatid ko na muna yon sa aming boarding house. Una kong binili ay itong kikiam na 46 pesos ang 500 grams at ang fish balls na 31 pesos ang 500 grams. Hindi ko alam kung anong lulutuin ni Daddy B, basta bibilihin ko lang ang kanyang mga pinapabili. At sunod kong pinuntahan ay itong talipapa ng mga gulay. Dito din ako namimili kasi nakachanggi na din ang kanilang panindang gulay. Bumili ako ng sibuyas, kalamansi, sibuyas laso na may dahon pa, carrots, patatas, repolyo, at 1 litro na mantika. Aba naman, mukhang masarap-sarap ang lulutuin ni Daddy B. Ang mga paninda nila din dito, karamihan ay 20-20 kada supot at tali nila. Pagkatapos kong mamili ng mga gulay, ay dito na ako nagpunta sa huling habilin niya. Bumili daw ako ng isang buong manok at ipatadtad ko na din. Ang halaga ng isang buong manok nila ay 308 at sinubukan kong tumawad kako 305 na lang at pumayag din sila. Ay siya, maraming salamat po. Pagkatapos kong mamili ay pumunta na ako sa terminal ng tricycle pauwi sa aming boarding house. Tamang-tama ang dating ko dahil dumating na din ang magluluto ng ulam namin na galing sa trabaho. Makakapahinga din sa pagluluto ang taong may bahay at ako din ang pagsisilbihan. Pinagbabalatan na ni Daddy B ang carrots at patatas at pinaghugas niya na muna ako ng manok. Hindi po pala lahat lulutuin itong manok. Kukuha lang daw siya ng sakto para sa panghapunan namin. Kaya itatabi ko ang iba sa ref. Nahawa na ata sa katipiran ko. Pagkatapos kong maghugas ng manok, pinaghihiwa na ni Daddy B ang mga ererekado niya sa kanyang lulutuin. Tinatanong ko siya kung ano ang kanyang lulutuin. Ang sagot niya ay gawin o subukan ko daw ito sa manok. Pagkatapos niya mahiwa-hiwa ang gulay, sinunod niya na balatan at hiwain itong sibuyas. Kako sa kanya, panonoorin ko siyang magluto para lalo akong matuto pa. At sinunod niya na balatan at hiwain ang bawang at luya. Habang nagagayat siya, ako naman ay nagsaing na dito sa rice cooker para pagdating nung isa kong amo ay kakain na lang siya. Dahil tapos na magayat si Daddy B at nahugasan niya na din ang mga sangkap ay isinalang niya na ang kanyang paboritong wok pan.
dahil mainit na ang wok pan, nagbuhos na siya ng mantika at una niya na iprinito itong carrots. Pa-half cook lang ang kanyang pagkakaprito dito at isiset aside niya na. Dahil sunod niya naman na ipiprito ay ang patatas, ganun lang din, half cook ang pagkakaprito at set aside din. Kay Daddy B nga pala ako natututo magluto ng mga pachambahan na luto. At katapos niya maprito itong patatas at carrots ay nagbawas lang siya ng mantika sa pan. At pinagigisa niya na itong bawang, luya at sibuyas. Ayan, mekos-mekos na! Pagkatapos niya mailagay ang manok ay naglagay na din siya ng dinurog na paminta at patis. Ginisa niya at hinalo-halo ang manok hanggang maging medyo kulay brown. At nilagyan niya ito ng chicken powder mix at tubig na tama lang sa kanyang tansya. Habang pinapalambot ang manok ay binuksan niya itong hose and mushroom in can. Tinanggalan niya lang ito ng sabaw at inilagay niya na na ingredients sa iluluto niya. Hindi ko pa din alam kung anong tawag sa luto niyang ulam at sinunod niya na pangbuksan itong Shuri coconut milk in can. At kanya nang ibinuhos din. Dito ko na napagtanto na yung pacham niya na luto ay mukhang ginataang manok. Dahil okay na ang lambot ng manok, inilagay niya na ang patatas, carrots at sili na green. Feeling ko kaya ko na din gayahin itong luto niya sa manok. Ngayon ko lang matitikman ang ganitong klase ng luto sa manok. Sa tingin ko pa lang ay mukhang masarap na. May natutunan na naman ako na luto niya. At siya na din ang naghain ng aming pagkain sa pagkainan. Swerte ko talaga ngayong araw. At ayan na, kakain na naman kami. Kain po tayo mga kabukid at salamat Lord sa hapunan namin ngayon. Ang sarap ng luto niya, lalo tuloy akong na in love. Kung kay Ading Marilyn pa, mas masarap daw magluto si kuya niya kaysa sa akin. Dahil dyan sa sinabi mo, Ading, ikaw ang maghuhugas ng pinggan ngayon. Nako, napasarap na ako ng kwento, mga kabukid. Sa susunod na lang po ako mag-shoutout. Para po ma-shoutout ko kayo, ay mag-comment lang kayo sa aking YouTube channel dun sa comment section. Mga kabukid, subukan niyo po ang ganitong luto. Talagang ang sarap, tunay at totoo. So paano? Hanggang dito na lang ang aming vlog. Bye-bye mga